episode po, gagawa tayo ng how to make lazy food dish. Lazy food dish, yes. Tinatawag ko siyang lazy food dish. Bakit? Kasi hindi mo kailangan mag-gisa, hindi mo kailangan bantayan. Kasi diba tayo usually mga pagod sa work, marami tayong mga commitment. So, ito po yung paraan para mapadali ang buhay niyo sa pagluluto. So, okay. Pisahan na natin. Okay, guys. All you need is mushroom and sausage. Any sausage po, pwedeng-pwede. And ito naman po, sausage po to ng mga Chinese. Ang tawag po dito is Chinese sausage po. And, pero, pwede, kung wala naman po kayo nabibiling ganito, pwede po kayong gumamit na kahit any sausage, mapo-pork man yan, mapa-beef man yan. So, mas maganda pag maraming flavor para yung flavor niya talaga ay masarap. And then, green peas, ayan. Green peas po ang gulay natin dito. And then, rice. Ayan, hindi pa nahuhugasan yan. Mamaya huhugasan natin. Rice and syempre, rice cooker. Yes! Tama po kayo guys. Gagamit tayo ng rice cooker. So, diba, sabi ko nga naman sa inyo, hindi nyo kailangan bantayan. Ang rice cooker, pagluto niya, pagluto na, diba, umiilaw siya ng green. So, ibig sabihin, pagluto niya, luto na. Hindi mo na kailangan bantayan. Iwan mo lang ang rice cooker, diba? So, ganun lang kadali. And then, di po mawawala ang magiging sabaw niya. Instead water ilalagay natin sa rice kundi ito po chicken stock. Kung wala kayong chicken stock, pwede po kayong gumamit ng chicken nor cube, pork nor cubes, ganun. So itutunawin lang siya sa tubig tapos nilagyan ko lang ng kaunting paminta and light sauce, yung toyo. So katulad nito, wala akong chicken stock pero nor cubes ang ginamit ko. And, tinunaw ko lang po yung chicken cubes. And, lagyan ko ng paminta and light sauce. So, ayan, pagsasamahin lang yan mamaya. So, tara na. Gawin na natin, ha? Gasan lang muna natin yung ng bigas. Gasan na.